Hello, guys. Good morning or good evening. Good day, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is Monday, bagong week for us to react to Marathon at Ibarra. Episode 41 na tayo. Sobrang bilis lang. Sobrang paganda ng paganda yung takbo ng kwento. Grabe may eksena. And of course, last week, ano ba yung stood out sa akin? Yung buhaya. Grabe yung scene na yon. At yung CPR scene kay Ibarra. Grabe nag-trend yun last week. Basta kabang-abang na lahat. And this week, parang may mga hindi magandang mangyayari and inaabangan na rin ng lahat yan. So yeah, mag-start na tayo. But before that, of course, may mga shoutouts tayo from last week's videos. Yung top comments natin, ayan, sabi ni Nina Padilla, Clara is not a damsel in distress. She's showing what a modern woman can do. She's more than just a pretty face. Way to go, Clara. Nice comment. I love that. Nilike ko yan at pininyata. And yung next natin na commenter is si Hazel Francisco. Ano to? Suki natin to, sabi ni Hazel. Hazel Clara is empowering women. Siya ay halimbawa ng babae na nagpapakita ng katapangan, katalinuhan at diskarte. And of course, makabayan na handang magbuwis ng buhay, masagip lang ang kapwa. Salute sa katauhan ni Clay. Ang ganda ng comment niya, no? Gusto ko yon. And lastly, from Nori557, Nolly's story is already heartbreaking and with the addition of Clay and Fidel's characters, give it a fresh breath of air. I love that. Okay, so yeah, ready na tayo. Let's go watch this episode 41. Ready, 1, 2, go. Hindi na bago sa akin na minamaliit ko ng mga tao. Hanggat kaya ko, pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayokong mas panay. Pinapangako ko sa'yo na kapag tayong dalawa ay kinasal na, ituturing kitang kapantay habang buhay. Lalaking sumalakay sa inyo ay siya ring nagtulak sa Alferez sa Putikan noong Setyembre, Padre. Ang pangalan po ng lalaki ay Elias. Pati pala ang mga ibon ay nawawalan din ng tirahan. Sapagkat patuloy ang paninira ng mga dayuhang pastila sa ating kalikasan. Tumigil na kayo! Binababoy nyo lang ang lingwahe naming mga Espanyol! At kahit na ilang eskwela pa ang ipatayo ni Ibarra, wala rin mangyayari! Buhaya! Naku, baka takihin tayo! Masyado malakas ang buhaya! Kakailangan ninyo ang sundang! Amigo! Nakikita ninyo, nagpalit ng kulay ang tubig, kulay kokonas! Tisima! Bilibirin, Clay! Ang ganun din. Diyos mio, anong atentagal nila? Baka hindi pa sila umahon. Hala! Tulungan niya sila! Diyos ko! May pulso pa siya. Gawin mo na kung ano ang nararapat. Ako na mismo! Ginawa naman. Diyos mio! Maria! Ano? Sir! Lilinawin ko lang po, hindi ko po hinalikan o pinagsamantalahan si Sir Ibarra. Medical procedure po yung ginawa ko. Ang tawag po doon ay mouth-to-mouth resuscitation. Ayos ko po magpasalamat sa inyo, Senyor, sa pagsakip sa aking buhay. Wala ka naman, Ginoo. At makakaasa kayo na babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Kung ano man ang nakita sa iyo kanina, ay wala ka dapat igaya. Sapagkat napatanayan mo pa rin, isa kang babaeng karapat-dapat ka. Pilip sa kanya siya. Ay, mi amiga, naunahan at taig ka na ng iyong kriyada. Mahal na kura. Masama ang ginagawa niyo. Totoo ako dyan. Huwag mo akong pinagbibitang sa mga bagay na hindi totoo. You're an evil, perverted priest. Grabe, parang totoo yung sampal ito. Ang galing nila. Kulang pa yan sa pagbabastos mo sa isang praile. Dapat ka lang magtanda at magkaroon ng galang sa akin. Sige, saktan mo ko ulit. Ay, sisigaw yes. Ko dito. Mag-e-eskandalo ako. Yeah, para marinig ni Maria Clara, sinisilipan mo siya. At tiyak ko sa'yo, magagalit siya sa'yo. At hindi lang yun. Yes, itong sir. Nangyaring to, kakalat to sa buong San Diego. Pag-uusapan ka ng lahat, mapapahiya ka. Galing ni Clara. Hindi mo naman siguro gusto yung mangyari sa'yo yun, di ba, Praile? Sana sinampal na rin. Total blackmail na rin din dito, di ba? O, wala kang magawa ngayon. Deserve. Man. Tonto ka. O. Pero masakit yung sampal kay Clay, ha? Manyakis tong file na to. Nanginip pa. Ano? Aray. Kaya ba si Clay, eh? Luka-luka ka rin. Sagot ka na yung sagot. Kaya ko sa may sarili. Nakita siya. Clay? Ganda ni Marta. Clay, anong ginagawa mo rito? Saka mapagbintangan pa siya. Wala po! Napadaan lang ako dito. Napadaan lamang o sadyang minamatyagan mo kami?
Ha? Huh? Bakit ko naman kayo mamatsyagan? Meron din ako niyan. Magpasalamat nga kayo at dumating ako. Dahil nako, may mga matang pinagpipiestahan ng mga legs niyo. Atang, yung mukha, anong nangyari sa yung mukha? Wala. Nasubsub ako doon. Sakit nga eh. Siya, tara na. Bumalik na tayo doon, mga Marites. Gutom na ako eh. Kumain na tayo. Gusto ko. Feeling ko mga ad-libs na din yung mga ginagawa ni Clay dito. Kaya sobrang natural siya or natural siya pakinggan eh. Nahihiwagaan pa rin talaga ako sa kanyang pananalita. Hindi lamang sa pananalita. Maging sa ugalit, kilos, ay kakaibang tunay. Hindi ako masasanay. See? Maria, sinasabi ko sa'yo, dapat mong pangilagan at kilalanin pang lubos ng babae niya. Maaaring nag-aalaga ka ng isang makamandag na ahas na balang araw ay tuklawin ka na lamang. Medyo ano din minsan yung mga kaibigan niya, no? Sumusobra sa chika. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Señores y queridos oficiales, aquí están unos tabacos. Sírvanse, por favor. Muchas gracias, señor. Padre Salvi, ¿qué le pasó? ¿Por dónde se ha metido? Parece haber perdido la cabeza. Me recuerdo, doña Sisa. Inuli siya ng iyong mga tao, hindi ba, Senyor Alvarez? Sapagkat nawawala kanya naman na anak, na isinumbong ninyo na nagnakaw daw sa parokya. Ngunit yun naman ang katotohanan. Ang mga batang iyon ay tunay na magnanakaw. Nasaan naman na bata na sa Krista? Anak, bigla na lang sila naglaho, Abel? Ikor kayo sa si Totola, di boss? Nagulat ako na. Sinasabi mo bang ako ang may dahilan ng kanilang pagkawala? Maaari bang huwag na lamang tayong talo? Señor Alferez, mahal na kura. Lalo na't alam naman nating si Sisa ay nasa mabuting lagay na. Pinadala ko siya sa isang pagamutan sa isip habang ang kanyang mga anak ay hanggang ngayon pinahanap ko pa rin. Y donde los encontramos? At ang pinakabahalaga na tanon, sila kaya ay mana buhay pa? Señores, por favor, kalmense. Maaari bang kumain na lamang tayo at lalamig na ang pagkain? Sige. Grabe yun. Clay! Hindi, Clay, sandali! Senyorita! Bakit po? Una-una sa lahat ay nais kong humingi na paumanhin sa aking hindi kagandahang asal ng iyong ginampanan na tinatawag mong mouth to mouth. Kahit na hindi ko ba dinanais mo lamang sagipin ang aking nobyo. Kaya kita na itulak. Ayos lang po yun. Kahit naman siguro ako magsiselos kung hindi ko alam kung ano yung mouth to mouth tapos nakita ko may gumawa nun sa nobyo ko. Huwag ka magalala. Hindi po ako galit. Sana hindi ka na rin galit sa akin. Hindi na. Maniwala ka. Ngunit sa susunod mo ito kaya upang ikaw ay hindi mapahamak at hindi mo mailagay sa panganibang iba, ay hayaan mo na lang ang mga lalaki na tumulong sumagip sa iba. Isinilang ang mga kalalakihan sa mga ganong gawain. Tayo rin naman eh.
isinilang tayo para sa ganung gawain. Kahit babae tayo, kayang-kaya nating sumagip ng buhay ng iba. Lalaki man yan, babae, bata, matanda. Dahil tayong mga babae ay isinilang nakapantay ng mga lalaki. Sa pag-iisip at lalong-lalo na sa puso. Which is totoo naman talaga. Kura, may iba tayo. Bakit hindi niyo po kasama ang Padre Damaso? Napalitaan mo siya ay dumating na. Si Kapitan. Ngunit siya nagpapagaling pa ng kanyang mga pinsala ng katawan pagkatapos siyang pagbuhatan ng kamay ng isang diablong tulisan na nakasalubong niya sa kanyang paglalakbay pauwi dito sa San Diego. Super Joseph, nakilala ba ng fraile ang tulisan na kumarang at nanakit sa kanya? Si GMA Elias. Sino ka? Yes. Siya. Anong ginagawa mo rito? Narito ang address. Baka makita ka at hudihin. Huwag kang mag-alala, Elias. Hindi kami magpapahuli. Nais lamang namin makausap ka. Sino kaya? Tungkol saan? Ukol sa pagpapalaya sa bayan, Elias. Laban sa mga praile at kanilang mga kalahi. Senyor Alpanes, batid kong kilala niyo ito. Dahil nung isinuplong namin ito sa kwartel, hinuha ng iyong mga tao na siya rin ang nagtapon sa inyo sa putikan. Maldita siya. Generous! Generous! Ano pa yun? Nanala mo. Maldita din itong... Mawalang galang na po, Senyor Alferez. Mahal na Cura. Ngunit ang pagsasalong ito ay para pagtibayin ang ating pagsasamang lahat. Hindi upang lawakan ang ating mga agwat. Kaya't maaari ba ay malugod na lamang tayong magsikain? Peace-loving person talaga siya. Para. Salud! Salud! Pero masama naman ba? Kung saan? Kilala ka na ng mga praile. Natutunan nila ang iyong pangalan, Elias. Batid kong ikaw ay hahanapin at parurusahan, lalo na sa ginawa mo sa praile. Kaya makakabuti kung sumapi ka na sa aming pangkat. Kami ay masigit na lalakas kung ikaw ay mapapabilang sa amin. Lucia, may mga bagay na kailangan kong timbangin. Gaya ng isa mong mahal sa buhay, na hindi mo kayang iwan. Jesus Maria Jose, Padre Mia. Heto na naman tayo. Huwag na huwag mo yung ipaparinig sa mga fraile. At baka ikaw ay maakusahan ng tagapalaganap ng mga kaisipang taliwas sa itinuturo ng Biblia. Tama ka, Senyorita. Eto na naman tayo. Dahil ayang ka na naman sa pagiging apologist mo sa mga babaeng sunod-sunuran dito sa mundo nyo. Sinasabi ko na sa'yo, yan ay kaisipang obsolete na.
at ang totoong sumasakal sa ating mga babae. Sa totoo lang, bago naman dumating ang mga tsakang mananakop na yan dito sa Pilipinas, okay naman tayo. May higit na pagkakapantay-pantay ang lalaki at babae. Sa gawain at maging sa tungkulin. Hmm. Naalala ko bigla yung Philippine history ko, di ba? Sadly, pag mula nung dumating yung mga buwisit na yan dito, binago nila ang paniniwala natin. Sinikil ang mga babae. Ginawang gaya mo, Maria Clara, na sunod-sunuran na lang. ¿Qué has dicho? Perdóname. Fluent yan. Me and my big mouth. Patawarin niyo po ako. Hindi ko intensyong insultuhin ka. Hindi ka mahina, Maria Clara. Yeah, at lalong hindi superior ang mga lalaki sa'yo. Malakas ka. At kayang-kaya mong maging higit pa sa pagiging anak, jowa, o asawa lang. Sinasabi ko na sa'yo yan. Kaya rin natin mga babaeng mangarap ng mas mataas pa sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Bukod siyempre sa pagiging mabuting anak at asawa. Tama na. Ayoko na makipagtalo pa. Pero, senyorita, hindi lang kakaiba ang iyong pananalita, ang iyong kilos. Pero pati na rin ang iyong pag-iisip. Pero bakit ka nga ba kakaiba ka? Saan ka ba talaga nagmula? At saan mo natututunan yung mga bagay na alam mo? Kung sasabihin ko ba sa'yo, maniniwala ka? At hindi mo subukan. Hello, huwag mong sabihin. Saan ka ba talaga nanggaling? Sayad ka naman. Huwag sabihin. Elias, maaari mong isama si Salome sa ating pangkat. Ayan, si Salome. Sisirain ko maging ang buhay niya? Pagsira bang matatawag ang lumaban ng magkasama para sa kalayaan ng bayan? Kung hindi magkakasundo ang dalawang nag-iibigan, wala rin doon ang tunay na pag-ibig, Elias. Hindi ba? Ay, malaman yung sinabi niya. Pag-isip siya. Paari bang bigyan niyo ako ng sapat na panahon na magpa siya? Masusunod. Ngunit mula ngayon, kailangan mong ipaalam sa amin ang mga gagawin mong hakbang. Gayun din kami sa iyo. Oh, bakit ka natahimik? Tandaan yan na may itinatago ka nga sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa akin na sa gayon ay maunawaan kita at... Saan ka ba talaga nanggaling? Diba, senyorita, noong sinabi ko sa inyo ang totoo, muntik mo kong dalhin sa mental. Paumanhin mo at hindi ko naintindihan ang iyong tinuran. Diyan na po yung mga kaibigan nyo. Mean girls. Gapayo, papo. Natatawa ko sa lakad ni Clay talaga. Makaluma yung damit pero ang lakad niya talaga. Parang gangster. Maria, ano ang nalaman mo sa estranghera? Hindi niya sinagot ang aking mga katanungan at halatang umiiwas siya. Tama nga kayo sa inyong mga hinala. Marahil ay maraming kahiwagaan at tinatagong lihim ang babaeng yan. Sinuso lang na naman sige, siya naman seryosa. Magtanong. Ganda ang lugar na. Elias,
Salome. Salome. Ano ba yung itin? Okay. So, siya sa Salome. Okay. Dumatal na ba ang gabi? Bumaba ang mga bituin upang mamalas ko ang sandaling ito? Ikaw at hindi ako ang tunay na bituin, mahal ko. Wala kayo pinagbago. Ikaw pa rin, Salome. Ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa akin. Galing. Nakapag-hug sila kasi hindi naman pabunod. Pero di ba bawal? Mayantas ka sa buhay. Amigo, subukan kaya natin tanongin ng Rueda kung ano ang hatol ng Kapitolyo sa eskwela ang tatayo mo. Kung aprobado ba o hindi. Bueno, sige. Rueda pa tayo dyan. Numero uno! Mga panaginip ang mga panaginip. Ang ibig sabihin ay amigo, tila mabibigo ka sa pangarap mong ay tayo ang eskwelahan. Sinungaling naman yung Rueda. Dahil basahin mo to. Pinabura na ng Kapitolyo ang proyekto kong paaralan. Totoo nga, amigo. Kebian, Krisostomo mo. Wala na talaga makakabigil pa sa mga pangarap mo. Mahusay. Naway gabayan ka ng aking mga panalangin. Ang tagumpay mo ay ang tagumpay ng kabataan ng San Diego. Parang yung kasi ng mga babae dati yung pagiging supportive sa mga asawa nila or... Sabi sa inyo, panihira yung gagawin niya ito. Ano naman nakagalit niya? Por Dios, por Santo! Ano ang naglalaro kayo ng Rueda de la Fortuna? Isang laro ng mga salonan! Mas naniniwala pa ba kayo sa hula kesa sa salita ng Diyos? Ang hula ay may kasangkapan ng mga diablo para ilayo kayo sa Diyos at pahinain ang inyong pananampalataya. Ganun ba ababaw ang inyong pananampalataya sa Diyos? Ha? Pekaminoso sa Diyos! Nesremos! Nagatulta! Magatulta! Ano, ano na siya? Sinvergüenza! Pekaminoso! Mapasin mo rin siya, Padre! Sinvergüenza! Tama na, Padre! Masyado ka na mapalakit! You know? Sige, labahin mo yung dakpain mo. Sinaktan niya si Hana! Walang niya ka? At ano ang iyong sinabi? Miss Clay, tama na. At bakit naman kakaibiganin ni Maria Clara ang isang impostora? At sa inyo pa rin nanunuluyan ang kampon niyang si Clay? Nais ko siyang makilala. Aura mismo.
hindi naman po kinakailangang umabot pa sa pananakit ng kapwa at iba, Padre. Lalong-lalo na ng babae. Ang tinuturo sa Biblia, dapat parusahan ang mga eretika. Eretika ka ba? Isa ka bang erehe? Paumanhin po, Padre, ngunit hindi po erehe si Binibining Clyde. Hindi. Labis-labis ang kanyang mga gawin at salita. Kaya dapat sa moher na ito, parusahin! Ay, po, Papa! Para magkanda at para maligtas sa impyerno. Nandigigil ako, Monday pa lang, utang na loob. Salvi, pag nakita namin talaga yung portal ng Mandaka. Ang pilotong lumapastangan kay Padre Damaso. Isang kriminal? Ang piloto? Elias? Kalugugin ng kagubatan! Hanapin si Elias at takbin! Si Binibining Clay nasa? Bakit wala pa siya dito? Huwag ka mag-alala. Naniniwala naman ako ng mabuti kang tao. Against dying! Sir! Bubbles! Diyan ba sila? Sige na, tumakas ka na! Palagay namin may nagpataka sa kanya. Yan, Sarah. Saan ba po yung sinagas na ito? Cinderella yarn? Alam mo naman yung Ibarra na. In trouble na naman si Clay! Grabe, bilis lang, grabe. Gusto ko na yung kasunod. Nagigigil ako sa'yo, Sal. Sinasabi ko sa'yo, ang portal, pag nakita namin yung portal, makapasok lang kami talaga. Yung sunny side up mo, gagawin naming scrambled egg yan. Nayupak ka, ha? Nagigigil ako sa'yo. Grabe, anong karapatan nilang, nang bubuhat sila ng kamay, alam mo yun? Ako, nagigigil ako talaga. Ayan guys, maraming salamat for watching this with me. Kita-kits tayo ulit bukas. Nasa airport ako bukas. So abangan nyo yung background ko bukas. Nasa airport, ewan ko lang kung kaya kong gawin sa airport kasi medyo mahaba to. Pero try natin makahanap ng lugar doon. Habang nag-antay ako ng flight ko, gagawa tayo ng reaction video doon mismo sa Jakarta Airport. Opa, diba? Thank you so much for watching and see you again tomorrow. Bye.